Hello everyone! So again, I'm back. This is Ms. A. Carranza, one of the licensed real estate broker based in Cavite. And right now po, I would like to make a quick blog para po i-explain kung paano po ba yung computation at yung process sa pag-invest ng inyong pangarap na bahay dito sa atin sa Cavite. So, ang aking ipepresent po ngayon ay yung sa Estancia Enclave. So, ayun, kasi this is one of the best selling na project namin right now dito sa Cavite. Kasi right now po, halos sold out na namin ng Gentry, halos sold out na namin ng Kawit, sold out na ang Imus at Bacoor. And right now, napakarami pong Pilipino family, especially mga OFW that up to look for ano po, for magandang bahay pero affordable at higit sa lahat, complete finish at along highway. Ito po talaga legit na along highway to. So as in talagang pagbaba mo ng bus, pagbaba mo ng UB Express, lalakarin mo lang yung gate, papasok sa inyong face and yan na yung bahay ninyo. So actually this subdivision is really rare sa totoo lang po. Kaya favorite ko po talaga siyang i-promote kasi ako po mismo na kung hindi po ako broker, sigurado kung ako'y naghahanap ng bahay, ako talaga po yung mapapabili dito kasi napakaganda ng location. And napaka-commuter friendly kasi right now sa akin, important po sa akin ang accessibility ng aking mga anak papunta sa trabaho o pagpunta sa kanilang school kasi ayoko nga pong nahihirapan din sila in time na magko-commute kasi syempre po, malamang hindi pa rin naman po sila makakabili ng kanilang sariling service. So dapat importante sa akin ang accessibility. And malamang sa inyo ding mga OFW na nag-work dyan at may family na nandito sa Pilipinas, alam ko number one priority ninyo na dapat accessible at napakadali or commuter friendly ang isang subdivision. So ayun, medyo napahaba po. Again, Estancia Enclaves is located along highway of Antero Soriano Road, Tansa, Cavite. Si Antero Road po, yan po yung nagko-connect kay Centennial Road papuntang Cavitex, papuntang Pitex. So ganun lang yung route niya, dire-diretso lang po as in along highway. Kaya if you are looking ng subdivision na along highway, ito na po mismo yung hinahanap ninyo kasi wala na. Actually, may mga katabi naman tayong subdivision na along highway pero sold out na po siya. Kaya right now po, ito po ngayon yung talagang super saleable na project namin dito. So ayun po, again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Ayun po, again, I'm Ms. A. Carranza. Ako po yung broker. Ako po yung lisensyadong broker and I have one best agent na pwede nyo rin kontakin kung gusto nyo pong magpa-tripping or mag-reserve ng inyong bahay, which is si Ma'am Stephanie Francisco. Siya po ay under po sa akin at lisensyado rin po yung tao. At pwede nyo po kaming add sa aming mga Facebook account at sa yung aming Facebook account po nakalink po sa sa text details ng video na to. Paki-add nyo rin po kami para real time yung ating pag-chat kasi sometimes po sa totoo lang po madalas po ako sa site kaya sometimes hindi po talaga ako kaagad nakakasagot ng inquiry. Kaya if ever man po na hindi po kaagad ako maka-text or maka-reply, our number is already posted. Text nyo rin po si Steph kasi po mas online po rin siya sa akin. Ayun po, so eto na, so umpisa natin sa mapa. So again po, ito po yung kabuuan ng Estancia Enclaves. Ayan, so ito yung Antero Soriano Road. As you can see po, dito po yung sakayan mismo ng mga buses going to Loton, going Avenida Manila, going to Pitex, going to SM Mall of Asia, going ng jeep papuntang SM Bacoor, and sa Pote Las Piñas. Dito lang po ito yung gate ng subdivision natin. So mga 400 meters walk lang po yan. Andito na po kayo. So ayun, so if you're really looking for a commuter-friendly subdivision, this is the best. This is the best location na makikita po ninyo actually. So ayun po, so ito yung subdivision natin. Ito yung first phase, sold out na po namin to. And marami na nag-accept at palipat po sa phase na to. So since sold out na po ito, inopen na po itong bagong phase. Yan. So since kaka-launch pa lang po ng phase na ito, nagbigay ang aming developer ng 432,000 discount sa total contract price. We just don't know hanggang kailan po yung promo kasi may certain units lang na pinapahit sa amin or pinapabenta. Then after that po, ibabalik na sa totoong presyo. Ang price po talaga ng ating unit ay 4 million but right now nga po, dahil may 432,000 discount, so instead of investing the unit for 4 million, makukuha nyo lang siya ng 3.6 million. Grabe po, sobrang baba po yon. Ngayon po, yung ating property or ating bahay ay duplex type po yon or twin homes. Para ka na rin naka-single attached kasi po meron po kayong lote sa gilid. So ang total lot area po nun is 80 square meter and the bahay is 55 square meter. Complete finish with tiles. As in,
Lilipatan mo na lang po siya. Meron na po siyang 3 bedrooms, may 2 toilet and bath, with provision for 2-car garage. Meron po siyang dirty kitchen and laundry area sa likod. And, take note po, yung bahay, pag dineliver sa inyo, meron na rin po itong mga built-in cabinet. As in, gamit nyo na lang po yung gadalhin ninyo. So, ayun. So, proceed po tayo. So, ito yung bagong phase. Ito lang yung daan niya. Actually, ito po yung majority. Puro kliyente ko na po yung nakabili. Meron pa pong mga open dito na inner lot. Meron pa rin po dito at meron pa rin po dito. Ayun po. So, ito po yung ano natin. Ito yung available natin na phase. Right now po, hindi ko pa lang alam kung ano uli yung available dito. Pero, I think meron pa naman... Pero I think dahil maliit lang naman yung phase and naniniwala po ako na tayo po ang uubos nito, makakakuha po tayo dito ng magandang location ng unit. So let us know lang po kung gusto niyo na pong mag-invest para mahanapan ko po kayo ng best location na siguradong magugustuhan po ninyo. So ayan po, let's proceed po tayo dito sa aming computation. So ang computation po ng ating unit, ayun po. Sorry po, maraming langgam. Pero ang sabi ng nanay ko, pag itim na langgam, ibig sabihin po niyan, lucky daw po, maswerte. Ayan, so again, the total contract price is 4,032,000 pesos. Ang discount is 432,000. So net total contract price is 3,600,000. Then, ang down payment po, mababa lang din po kasi naka-promo tayo. So 5% lang yung down payment. Yung 5% down payment, ibe-base po yan dito sa 3.6. So ang total or total down payment lang is 180,000 pesos. Imagine, halos single attach na po to. At ang baba ng down payment, 180,000. Ang first thing na ilalabas lang po ninyo kung gusto nyo i-reserve yung bahay is 10,000 pesos. Ide-deduct po yan dito sa down payment. So, ang down payment na lang na matitira is 170,000 na pwede pa pong bayaran ng 12 months to pay. So, that will be 14,166.67. Ayun po. By the way po, maisingit ko lang. Kasi po, may bago pong payment scheme or payment terms ang ating developer, which is alam ko po, matutuwa po kayo dito. Di ba po, nagbayad na kayo ng reservation fee? Once bayad na po ang reservation fee, within a week po sana or kung kaya natin ng within 30 days, makompleto natin yung requirement. Tapos pong gagawin po doon, ipapa-approve na namin sa bank. Ayun. So, ang kagandahan po kasi dito, bakit ganun? Kasi number one po, you have your security na nagbayad ka lang ng reservation at pinapre-approval na namin. Ibig sabihin nun, hindi na kayo mangangamba kung kayo po ay hindi ma-approve or ma-approve. Kasi po, bago pa man po kayo mag-start nitong down payment, alam niyo nang approve kayo. Hindi po katulad ng Kasi ang talagang practice po kasi dapat magbayad ng reservation at ng down payment. After down payment, doon pa lang ipapa-approve sa bank. Kaya minsan nagkaka-problema kasi baka hindi na-approve ng bank or merong nangyari na cases po. Pero dito po, panatag po kagad ang loob ninyo bago kayo mag-start ng down payment. Alam nyo, approve na kayo. Kasi normally po, ang down payment, whether na-approve ka or hindi ka na-approve, this is non-refundable. Ayun. So, may kapanatagan po kayo na kahit na hindi pa ka nag-start ang down payment, wala pa kayo nailalabas, secured na kayong approve kayo. So, ayun. So, di ba po, pagka-approve na rin kayo ng may approval na rin kayo sa bank, doon pa lang po mag-i-start ang inyong monthly down payment na 14,000. Ayun po. So, di ba po, napakagandang deal po yun actually. Kasi po, napakabihira po ng developer na may gantong pre-approval stage na. Ayun. So, after po natin matapos yung down payment na 12 months, on the following month or on the 13th month, magbabayad naman po kayo ng initial miscellaneous fee which is 15,300. Then once tapos na po ninyong bayaran tong then once matapos niyo pong mabayaran yung down payment and legal miscellaneous fees, stop payment po muna tayo kasi tong ini-invest po nating bahay is pre-selling. When we say pre-selling, gagawin pa lang po yung bahay. Usually ang standard turnover is ng pre-selling is 24 months. So, 'di ba po 12 months to pay siya. On the 13th month nabayaran niyo na rin to. Ano po, stop payment po muna kayo. Hintayin lang po nating matapos yung bahay. Then once tapos na po yung bahay, at pwede nang ma-turn over sa inyo yung susi, doon pa lang kayo magi-start ng inyong monthly amortization sa bangko. So, 'di ba po, may pahinga po kayo. Sobrang baba ng down payment at the same time na-avail niyo yung introductory price namin na 3.6, yung merong promo po. So, napaka-worth it po ng pag-iintay. Kasi, in that time po,
In 2 years time, yung 3.6 na ininvest ninyo, nasa 5 million na po yan. Kaya, yun po yung power ng pagbili ng maaga sa real estate. Alam ko naman po alam nyo na po yun. Kasi, lahat, pwedeng iba po, bumaba yung presyo, pero hindi ang real estate po. Alam po natin yan. Pataas ng pataas po yan. So, ayun po. So, once tapos na po yung inyong down payment, na-turn over na yung key, or mag-i-start na yung, or approve na tayo ng bank, dun pa lang naman po mag-i-start yung ating monthly amortization sa bank, which is 30 years, may mga bank na po kasi nag-o-offer ng 30 years to pay. So, for 30 years to pay, that will be only 24,687.29 centavos. Then, kung 25 years to pay naman po ang gusto ninyo, that will be 26,227.23 centavos. And for 20 years to pay, that will be 28,769.6 centavos. And then, for 15 years to pay, that will be 33,351.77 centavos per month. Ayun po. So, ayan po yung ating Ayan po yung computation ng ating unit. Pag inner lot po. Kasi po, kung nais po ninyo ng mga corner lot or big lot, meron din naman po. I-discuss ko po sa inyo yun, yung computation, or please subscribe po sa channel ko kasi po meron na po akong mga diniscuss po doon na computation ng mga inner ng end lot tsaka corner lot po. Kung OFW naman po kayo at wala dito sa Pilipinas at nais nyo na po mag-invest ng inyong property dito sa atin sa Pilipinas, all you need to do po is contact me in my Viber. Contactin niyo po kami ni Steph through our Philippine number, to our Philippine number like Viber, WhatsApp, Telegram, or add niyo rin po kami sa Facebook para at least po makilala niyo rin po kami, and real time po kasi nandun po kami sa Facebook Messenger para ma-assist po namin kayo at mas mag-guide ng maayos po. Kung nasa ibang bansa po kayo, nais niyo na mag-reserve, i-chat niyo po kami. Bibigay po namin sa inyo yung mapa kung ano yung available unit na pwede niyo pong mapagpilian. Then second po, hihingin po namin sa inyo yung inyong mga requirements like yung latest job contract or kung may COE kayo or latest 3-month payslip, then IDs at passport po. Then sunod po nang pwede niyo na pong i-reserve yung unit through online reservation po. Diretso po yun sa marketing namin, yung ide-deposit ninyo na 10,000. Then may acknowledgement receipt na ibibigay po sa inyo. Then, kailangan nyo po mag-assign ng legal representative dito sa atin sa Pilipinas na siyang ititriping po namin para makita yung unit or yung model house ng unit na nagustuhan po ninyo. Kasi right now po, pag pumunta po kami sa site, makikita pa lang po ng inyong representative ay lupa po at kalsada kasi ongoing pa po yung paggawa ng phase ninyo. Bali, ang makikita nyo pa lang po is yung sa old phase. Ito po yon. Ito pa yung makikita nila, yung mga bahay na nakatayo na dito. Pwede namin silang i-tour para to have an idea kung ano yung magiging itsura ng community once natapos na to or nasimulan na po siyang gawin. Ayun, then within a week or maximum of 30 days, sana po makompleto na natin requirements para mapa-approve na namin sa bank para masimulan na rin po natin yung down payment. Ayun po. So, napakadali lang po talagang kumuha ng property. Kung makita nyo lang po, kailangan lang po natin magkatagpo, magkausap. Kaya add nyo po kami sa Facebook, tutulungan po namin kayo. Ayun po, thank you so much for watching. And again, if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you so much for watching and God bless po. Bye-bye po. If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you. Good day everyone, I'm Ms. Sei Carranza, one of the licensed real estate broker based in Cavite. And right now po, I'm here at Estancia Enclaves located along highway of Antero Soriano Road, Barangay Halayhay, Tansa, Cavite. If you are looking for a super commuter friendly na subdivision, ay ito na po yung hinahanap ninyo. Antero Soriano Road ay ito po yung main highway ng Tansa Cavite na kumoconnect sa Centennial Road na papuntang Cavitex Expressway, papuntang Costa Road, Pitex Terminal, Naiya Road, at Paedsa at Pamanila. Around 40 minutes to an hour ang driving time po dito if galing po kayo ng Pitex Terminal. At one ride away lang po ito from Pitex at Avenida Terminal. Kaya pagbaba po ninyo ng bus or UB Express ay subdivision gate na po ninyo. Pwedeng-pwede po ninyong lakadin ang bahay ninyo from the highway. Sa labas po ng subdivision, may mga buses na po doon na diretsyong papitex terminal. Meron na rin po doon mga UV Express papunta ng Mall of Asia, meron din po papuntang Avenida, meron papuntang SM Bacoor, at meron din papuntang
sa Pote Las Piñas. Kaya kung kailangan niyo po ng 24/7 access sa ano po, sa mga public utilities, sobrang ano po to, super commuter friendly. Hindi niyo po aalalahanin kung ano po, kung madali lang po bang access palabas at papasok dito sa atin sa Estancia Enclaves. Kaya kung kailangan nyo po ng gantong klaseng subdivision, ito na hinahanap ninyo. Napaka-rare po nito na talagang along highway po siya. Estancia Enclaves is owned and developed by Raymolan Lands Development Inc. To name a few of the successful real estate project po nila, Nostalgia Enclaves sa Dasma, Jubilation Enclaves sa Laguna, Radiso Enclaves sa Imus, Villaggio and Valencia Enclaves sa General Trias. Iyan po yung mga natapos na naming project and sold out na po. And sila rin po yung owner ng Revisco at AUB Bank, just to name a few of the businesses ng ating developer. Dito po sa Estancia Enclaves, ang mga bahay po dito upon turnover ay complete finish na. Meaning to say, gamit na lang po ang inyong dadalhin at malilipatan na ninyo ang inyong bahay. Meron na po itong mga tiles, may 3 bedrooms, may 2 toilet and bath, may garahe at may provision for dirty kitchen at laundry area. Gamit na lang po talaga ninyo ang inyong dadalhin dito. And ito pa po, ang maganda po dito sa ating model unit sa Estancia, ang itatayo po dito ay duplex type o twin home. Kaya if you have in mind na gusto po ninyong magkaroon ng expansion in time o kaya meron po kayong one or more cars or one or two car, pwedeng-pwede niyo pong gamit yung extra lot sa gilid ng inyong bahay kasi parang single attached na rin po ito. Right now po, itong pinapakita ko sa inyo ay yung bagong phase na kabubukas lamang po dito sa amin sa Estancia Enclaves. Kasi na-sold out na po namin yung first phase at napakarami po talagang nag-aabang na mag-open po ito. I'm glad to announce na yung new phase sa Estancia Enclaves ay nag-launch na. Kaya dun po sa mga clients namin na nag-aabang na mag-open ang new phase sa Estancia Enclaves dahil naubusan po ng twin homes o duplex type dito sa naunang phase, ay good news po, pwede na po kayong mag-reserve at mag-tripping pool uli dito sa ating new phase. Dito po sa new phase ay puro twin homes lang o duplex lang ang itatayo. Dahil po based sa mga clients na nag-aabang sa new phase ay puro duplex o twin homes po ang gusto nilang i-reserve. Kaya naman itong phase na ito ay dedicated lamang for twin homes. By the way po, to our new viewers na hindi pa po nakakakilala kay Estancia Enclaves, Estancia Enclaves is a 30-hectare residential development with 270 house and lot units per Estancia West. Yung Estancia West, yan po yung nasold out namin na units na may model units ng duplex o twin homes at 4 to 6 cluster na townhomes. Ang mga units po namin dito sa Estancia Enclaves, pag tinurn over na, ay complete finish with tiles na po. As in, yung duplex namin dito ay lilipatan na lang. As in, furniture na lang po at gamit ninyo ang dadalhin po ninyo dito. Kaya perfect po ito sa mga OFW family na si husband nag-work sa ibang bansa at si wife at kids lang ang natitira dito sa Pilipinas. Hindi na kasi mahihirapan yung mga family members ninyo na naiwan dito sa Pilipinas para mag-interior or ipapagawa pa yung loob ng bahay. Ready na siyang lipatan. Gamit na lang po talaga yung dadalhin. Bukod sa complete turnover na po ito, dahil since tayo ay along highway ng main road ng Tansa, ay napakalapit at napapalibutan po tayo ng lahat ng necessity ng isang pamilya. From subdivision gate, mga around 4 kilometers lang po ay nasa pinakamalaking wet and dry na po tayo ng Tansa. At from there, katabi lang po noon yung Pure Gold Tansa and ang newest SM Tansa. Mga banks, hospitals, schools like government school or private school, police station, at dahil probinsya pa po ito, malapit din tayo sa mga resort at mga pamilihan dito ng mga gulay ay talaga naman pong fresh pa at mura po, lalo na po sa mga isda. Though napapalibutan po tayo ng resort, ang ating subdivision ay magkakaroon pa po tayo dito ng mga magagandang amenities like parks and playground, clubhouse na may kiddie pool at adult pool, may basketball court, and syempre po, meron din po tayong chapel. Dito po sa binuksan na new phase ay nag-iisang model unit lamang po ang itatayo, which is si twin home o duplex type na complete finish pag tinurn over. Itong pinapakita ko po sa inyo ngayon, ito po yung binabanggit ko na twin homes or yung ating duplex type. So as you can see, para na po siyang single attached. Itong unit po na ito is actually unit ng aking client na nag-accept ng kanilang bahay dito sa Estancia Enclaves. Kung ano po yung makikita ninyo dito, ito po yung sample ng actual na turnover ng unit. Kaya po, diba, napakaganda po ng design. Contemporary modern design po ang tawag namin dito. Meron na po itong tiles pag tinurnover. May 3 bedrooms, may 2 toilet and bath with complete fixtures. 2 garage with provision for dirty kitchen and laundry area. Kung nakita niyo po kanina, diba, napakalawak po ng bakuran.
Ang laki po ng bahay ay, ang laki po ng lupa is 80 square meter. Pwede pa pong mas lumaki dyan, conforme po kung makakakuha kayo ng end lot, corner lot, or yung tinatawag namin na parang unit na for business purposes. Kasi pag itong unit po ng client ko po na ito is ano po, pwede po silang mag-business dito at mag-extend kasi itong lupa nila dito is around 100 plus square meter. Ayun po. So, ang laki naman ng bahay ay 55 square meter. Naka-sliding door na po ito sa gilid. Meron na rin po itong sliding windows. Sa ground floor po, naka-ceramic tiles na po ito. Nasukat na 40 by 40. Meron din pong ano, base cabinet at overhead cabinet sa kitchen ninyo kung mapapansin po ninyo. Tapos po, naka-sliding window na rin po siya. Naka-sliding door na rin po siya. And sa second floor, naka-wood tiles po kayo doon. And ito pa po yung kagandahan. Yung bahay po, yung lupa po is already treated na ng mga anti-pest na i-maintain nyo na lang po yearly para di na po kayo papasukin ng mga kung ano nung pest like anay. Kagandahan po dito sa twin homes, may extra lot po kayo para in case na gusto po ninyong palakihin yung inyong unit or gumawa ng extension, may extra lot po kayo. Or just simply na kailangan nyo po ng ano, ng space para sa inyong car, garage. Kaya po dito ng 1 to 2 cars. Or just want a space para may matataniman ng mga ornament plants po ninyo at matatambayan sa hapon. Ang perfect po ng bahay na ito para sa inyo. As you can see po, dito sa labas, naka-cement na po siya itong garahe po ninyo. Then sa likod din po, may ano rin po doon, naka-cement na rin po siya. Then meron po kayong provision doon ng dirty kitchen. Ganun po kalawak yung ano, yung magiging extra lot ninyo dito sa gilid. Kaya super ano po, kumbaga po, super sulit yung ilalabas po ninyo in every peso dito sa bahay na to. Kasi actually po, dito sa bandang Tansa, ito na po yung pinaka-affordable na duplex na makukuha po ninyo. Mamaya po, i-discuss ko rin po sa inyong computation at yung proseso kung paano po kayo makakapag-reserve ng bahay dito sa atin sa Estancia Enclaves. Appreciate nyo po talaga yung lupa dito eh, kasi malawak po. You can do your balcony or your extension. Or kung gusto nyo po lagyan pa ng isang room dito sa ground floor, you can do that kasi nga po, meron pa kayong extra lot. Ayun, so, nililibot ko lang po kayo dito para at least you would have the idea and a better look kung ano po yung ine-expect ninyo once na makapag ano po kayo, makapag-invest kayo dito sa amin sa Estancia Enclaves ng Twin Homes. You can do your extension or gusto nyo ilipat yung inyong kitchen sa loob, gusto nyo ilabas, you can do that kasi you have your extra lot dito sa likod. Ayun, so ito po yung napakita ko sa inyo is actually big lot po ito ha. This is not a 80 square meter kasi po itong nakuha ng client ko is actually a big lot po. Ayun po, so para lang po you have the idea kung gaano po kalaki yung pwede nyo pang makuhang extension in case na si duplex po yung magugustuhan ninyo. So let's go back po dito sa loob. Dito po sa ground floor ay narito po yung inyong living area, dining area, kitchen area, may built-in cabinets na as you can see po. Then may one toilet and bath. Ayun po, so ayun po yung kagandahan dito, halos lahat ng yung basic na kailangan natin is kompleto na. And hindi na po mahihirapan yung mga lilipat dito. Kailangan na lang nila is yung gamit nila. And look, tinan nyo naman po itong toilet and bath. Napakaganda po. Ang napakalinis po talaga ng pagkakagawa. As in kung ano po yung nakita ninyo dito sa actual na turnover, gantong-ganto rin po yung marireceive ninyo. For me po, napaka-impressive talaga nung turnover nito. Kasi along highway po ito and yung binibigay na ano na specs ng developer natin sa isang bahay, andito na lahat. Kaya yung ano po namin, yung first phase po namin, ang bilis po niyang na-sold out. And kaya sobrang dami rin pong nag-aabang na mag-open po tong phase na to. Kasi sulit na sulit talaga, comparable pa doon sa, yun nga, along the highway. As in, super commuter friendly and we all know, pag along highway po yung property, mas mabilis tumaas yung appraisal ng unit. So, ayun po, napakaraming advantages kasi pag dito kay Estancia Enclaves. So, ayun, paakita po tayo dito sa second floor. So, sa second floor, naka-wood tiles na po yung ating stairs and naka-metal handrails po siya. And as you can see po, ang liwanag ng bahay. Kasi po, naka-ano po tayo. Dito sa paakyat, naka-cathedral window po siya. And dito po sa second floor, naka-wood tiles na po tayo. Lahat po yan. And in every room, lahat po yan, meron pong mga built-in cabinets. So, ayan po, as you can see, sobrang liwanag po. And dahil po, napakaraming bintana dito sa ating bahay. Even in each room, may mga bintana po. Well-ventilated po yung ating bahay. If nai-impress na din po kayo at nagugustuhan nyo na rin ang unit namin dito sa Estancia Enclaves at nais i-avail ang introductory price ng unit po dito, ay kontakin nyo lamang po kami through our Philippine number, Viber, WhatsApp, and Telegram. Our number is already posted in this video. Again, I'm Miss C. Caranza. Ako po yung license broker and I have two best agent po na nag-a-admin ng YouTube channel na ito. Namely, si Ma'am Steph
Francisco at si Sir Jason Margallo. In each room po, meron na rin po tayong nilagyan dito ng aircon. Ayan po. And may mga built-in cabinet na. So, no need to worry na bibili pa kayo ng cabinet or magpapagawa pa. Ito po talagang andito na. So, lalagyan nyo na lang talaga siya ng gamit. If OFW po kayo at wala sa Pilipinas at nais nang mag-reserve na inyong pangarap na bahay dito sa Estancia Enclaves, all you need to do ay magtalaga lamang po kayo ng inyong magiging representative na siyang ititriping po namin upang mag-sign ng documents na patungkol sa pagkuha po ninyo ng inyong pangarap na bahay dito sa amin sa Cavite. At siyang magbabayad na rin ng reservation fee sa subdivision cashier or online reservation direct sa developer's bank account po. Sa requirements naman, simple lang naman po. Xerox of 2 Philippine valid ID, Xerox of marriage certificate if married, birth certificate and SONMAR if single, Xerox of passport, pati po yung stamp ng passport ng inyong latest arrival and departure, latest job contract or certificate of employment with declared compensation, 3-month payslip, at bibigyan po namin kayo ng SPA form or special power of attorney form ang inyong magiging representative para mapirmahan po niya at maipadala po niya sa inyo dyan sa ibang bansang pinagtatrabahuhan ninyo upang mapirmahan din at mapakonsularize niyo po sa Philippine Embassy ng bansang pinag-workan po ninyo ngayon. Ganun lang po yung process ng pagkuha ng bahay sa atin. Easy as 1, 2, 3. Right now po, dahil kaka-launch pa lang po ng ating new phase at pre-selling pa lamang po ang ating mga units dito, ang standard turnover po ay 24 months. Ang total contract price po ng Twin Homes dito sa atin sa Estancia Enclaves ay 4,032,000 pesos. Pero dahil nga po naka-launch, kaka-launch lang ay nagbigay ng 432,000 promo discount ang ating developer. Kaya ang magiging net TCP na lang ng bahay ay 3,600,000. Kaya grabe, super affordable po niya talaga ngayon. Kasi yung mga prices na po talaga ng mga bahay ng Twin Homes is nasa around 4 million plus na po. Comparable po dun sa mga natapos na naming project na may gantong model din. Kaya super affordable na po talaga kung i-compare po sa complete finish at napakagandang spec. At number one po yung location niya, along highway po ito. Kaya itong bahay na to, as much as possible, kung kaya nyo pong mag-avail na nito, bakit hindi nyo pa po ito i-reserve? Kaya sa lahat po ng aming mga kliyenteng nag-aabang na mag-reopen or mag-open tong phase na to, ito na yung chance ninyo, makukuha ninyo ng introductory price. Remember, this is 4 million, pero ngayon po, kung magre-reserve kayo, this is only 3.6 million. We just don't know hanggang kailan yung promo, kasi po bigla po nag-change talaga yung pricing ng bahay. Kaya habang meron pa pong promo, i-grab nyo na po ito. The first cash out po, kung gusto nyo nang i-reserve yung unit, is only 10,000 pesos. Then within 30 days upon reservation, mag-i-start na po yung inyong monthly down payment. The total down payment is only 5% lang ng total contract price. So that will be 170,000 pesos lang po. And payable pa yon ng 12 months to pay, which is 14,166 per month lang po siya. Then, pagtapos nyo na po yung down payment, next po na babayaran ninyo is legal miscellaneous fee, which is 15,300 pesos lang po. And one-time payment lang po yun. Then, pagtapos nyo na po yung down payment and legal miscellaneous fee, ipapa-approve na po yan sa banko. Given po na complete na rin po yung requirements, ha, usually po lumalabas yung approval ng bank within the period of 3 to 6 months. Pag-approve na po kayo, dun pa lang po mag-i-start yung inyong monthly amortization sa bank, which is 24,687 per month for 30 years to pay. Tama po kayo nang narinig, 30 years to pay na po, pwede na pong parang pag-ibig terms ang bank financing natin ngayon. May mga bank na po kasi ngayon sa atin sa Pilipinas ang nabibigay ng 30 years term. If hindi man po kayo ma-approve sa 30 years, meron pong 20 years pa rin naman, meron ding 15 years, kaya safe pa rin, sure pa rin ma-approve po kayo. Basta of course po, wala po tayong bad credit record po, like wala po tayong unsettled credit card, kasi yan lang naman po yung mga reason for disapproval. And of course po, pag approve na po kayo, pwede na po nating i-request yung inspection ng inyong unit at pwede nyo na pong i-accept ang susi ng inyong bahay at pwede nyo na po itong malipatan. Easy as 1, 2, 3 lang po ang steps sa pagkuha ng pangarap nating bahay dito sa Pilipinas. By the way po, this video is recorded this March 9, 2024. Baka po kasi mapanood din nyo yung akin video na ilang buwan na yung lumipas, malamang po, nag-price increase na. Kaya po, ayun po, I will just comment na lang din po if ever man po na nagbago na yung presyo. Or please add us po sa aming mga Facebook account. Yung aming Facebook account po, nandito po sa link ng nandito po sa text description ng video po na to. Please add us po para po at least if you have questions or gusto niyo na pong ipatriping yung inyong relative or kamag-anak or kayo po mismo, you can just message us and we do exclusive site tripping daily po.
If you think po na nakakatulong po kami sa inyo upang magkaroon ng kaliwanagan sa pagkuha ng inyong pangarap na bahay dito sa Pilipinas, ay please like this video. Also po, if you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen upang lagi rin po kayong maging updated sa mga ganap at mga pabahay namin dito sa Cavite. Thank you for watching and God bless po sa ating lahat. Till our next video. Bye-bye po! Ayun po, so I'm back. Bali po, itong pinapakita ko sa inyo is yung mismong highway ng Antero Soriano. So, Antero Soriano Highway, yun po yung main highway ni Kansa, which is connecting sa Centennial Road, connecting sa Cavitex, and connecting sa Coastal Road. So, one ride away lang talaga tayo if we are from Manila. Kung galing po kayo ng PIPX, meron po tayong terminal doon na diretso na po dito sa Dansa. Sabihin nyo lang po na ibaba po kayo dito sa, sa Estancia Enclaves. And if you are from Avenida Manila, may mga terminal din doon going diretso sa Dansa. Sabihin nyo lang po na ibaba kayo sa Estancia dito sa Estancia Enclaves. And ayun po, kilala na po itong subdivision na to. So from Pitex, 30 to 40 minutes drive lang po yan. Then kung kayo po ay from Naiya Road, 40 minutes lang dito yung travel time. So as in paglabas yung subdivision, may mga buses na diretso sa Manila, may mga UB Express na rin going sa Mall of Asia and going sa Lotton. So ayun, lahat ng mga major na transportation na sa labas ng subdivision. So ito po yung main road. Then pag dinerecho po natin yan, yan na yung Estancia Enclaves, yung kung may tent na yon. Wait lang po, lapitan natin kasi may truck. Ayan, so ayan na po, Estancia Enclaves na po yan. So walkable po siya from the subdivision going po dito sa main highway. Ayan. Ayun po, ayun. So if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa ating lahat. Bye-bye po!